tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Tito, tinatawag niyo ho ba ako? Oo, halika muna dito sa lamesa. Sabayan mo ako sa pagkain. Masarap kumain pag may kasabay. Tito, gusto ko man po. Kaya lang, late na po ako eh kung kakain pa ako. Mag-alas 3 na po ng hapon. Aalis na nga po ako eh. Oo nga pala, no? Bes pa lang ngayon, kaya alas 3 ang pasok mo. Opo, sige po tito, aalis na po ako. Sige. Mag-ingat ka sa daan. Opo, sir. Tumatawag pala si Greg. Hello, Greg. Kumusta na ang pinapahanap ko sa'yo? At natuntun ko na rin ang bahay na tinitira ng iyong mag-ina. Talaga? Saan mo sila nakita? Sa kabilang bayan. Doon sila nakatira. Sige pare. Dadaanan kita dyan sa opisina mo. At dalawa tayong pupunta sa tirahan ng mag-ina ko. Sige pare, bye. Charo? Tito? Anong oras pala ng dismissal mo mamaya? Alas 5 po. Pwede bang dumaan ka muna dito sa bahay mamaya para malinisan mo ang kwarto ng anak ko? Opo, sige po. May nagdo-doorbell. Alangan namang si Malo ito at may klase pa kami. Si Malo nga, anong ginagawa ng babaeng ito dito? May klase pa kami ng alas 3. Hindi ka ba pwedeng maging mabait sa kapatid mo, Maita? Hindi ka naman dating ganyan, na. Ano naman bang kadarmahan yung sinasabi ninyo? Pinaglilinis ko lang naman si Charo ng kwarto ko, ha? May trabaho na yung kapatid mo. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Nag-aaral, nagtatrabaho dito sa bahay, naglilinis pa siya. Pati ba paglilinis ng kwarto mo, iasa mo pa sa kanya? Katulad mo rin siyang nagtatrabaho. Mabuti ka ba nga, nakaupo ka lang sa opis niyo. Eh ang kapatid mo, pagod ang katawan dahil sa paglilinis ng bahay ng iba. Abay kung hindi lamang ako bulag anak, ako lamang ang gagawa ng pinapagawa mo sa kapatid mo eh. Bakit? Sino ho ba ang nagsabi sa kanya na magtrabaho siya? Napilitang magtrabaho ang kapatid mo. Dahil bukang bibig mo palagi ang panunumbat mo sa ginagastos mo. Totoo naman ho ah. Totoo nga. Pero nakakasakit ka na ng damdamin. Hindi mo dapat ipamukha ang paggagastos mo dito sa atin. Una, kapamilya mo kami. Alam namin ng kapatid mo na ikaw ang gumagastos dito sa bahay. Dapat mo lang na laging sabihin sa kanya para hindi siya tamarin na mga trabaho dito sa bahay, inay! Oh, friend! Anong ginagawa mo dito? Bakit mo pa ako dinaanan dito? Alis na nga ako eh. Dinaanan kita para kainin itong baon ko. Ano? Dinala mo ba talagang baon mo dito ha? Bakit? Hindi ka nalang kumain dun sa kantina sa school tulad ng ginagawa mo. Sinadya kong hindi mo nakainin para sabay tayong kakain. Ang sarap ko yung kumain dito sa bakuran ng bahay na ito. May bakal na lamesa na pinatungan pa ng marmol at upo ang bakal din, pang picnic na kapaligiran. At bakit ka magpipiknik dito? Eh, may klase pa tayo. Wala tayong klase, ano? Ha? Wala tayong klase? Oo.
Canceled ang lahat ng klase mula alas 3 ngayong hapon dahil sa meeting ng lahat ng kandidato para sa student council election. Oh, Malu, napadaan ka. Ah, Tito, wala po kami kasing klase kaya naisipan kong daanan itong kaibigan ko, Tito, para mag-picnic. Magpipiknik kayo dyan sa upuang bakal? Oo! Ang ganda-ganda kasi dito sa inyo eh. Maraming puno at halaman. At ang hangin, presko. Oo ba? Ay, nako. Mamaya na yung picnic-picnic. Ang mabuti pa, kumain ka na habang hinihintay mo ko. Eh bakit? Saan ka naman pupunta? Darating ang anak ni Tito Ador. At pinapalinis niya sa akin ang magiging kwarto ng kanyang anak. Ah, darating nga ang anak ko. Kaya ko pinaparinis ang magiging kwarto niya. Kung gusto mo, tulungan mo si Charo at bibigyan din kita ng pera mo. Siya nga pala, Charo. Mamaya na yung sahod mo, ha? Opo. Alis na ko, Inay. At saan ka naman pupunta? Nagpapasama sa akin yung kasama ko sa trabaho na mag-shopping. Yung bilin ko, palinisan ninyo kay Charo yung kwarto ko. Lagot siya sa akin. Pag dumating ako, na hindi pa nalilinisan ang kwarto ko. Anak, kung yung oras mo nagugulin mo sa pagsama mo dun sa kaibigan mo, ikaw na ang naglinis ng kwarto mo. Hindi mo na maiisturbo ang kapatid mo. Ano na lamang ang silbi ng pagpapakain ko sa kanya kung hindi ko siya pakikinabangan? Kapatid mo yon, ano ka ba? Yan palagi ang sinasabi mo eh. Hindi ko naman sinasabing hindi ko siya kapatid ha. Ang akin lang, tumbas na naman niya ang servisyo niya sa perang ginagastos ko sa kanya. Sige ho, alis na ako. Yung bilin ko, Inay. Ewan ko kung magagawa pa yan ng kapatid mo. Alalahanin mo na magluluto pa yon pagdating niya at lalabhan pa niya yung uniforme mo. Basta sabihin niyo, linisin niya ang kwarto ko. Nagdala ka pa talaga ng baon mo, ha, Malu? Ah, oho. Medyo nadamihan ni na Inay ang pagbalot ng pagkain sa kasal. Kaya may nabaon mo ako dito. Dinamihan ko na rin para dito sa kaibigan ko. Ang mga katulad mong kaibigan ang hindi pinapakawalan. Kaya ikaw, Charo, dapat huwag mong pakawalan tong kaibigan mo dahil bihira na ang mga ganitong kaibigan. Opo, Tito. Mag-best friend po kaming dalawa ni Malu. Siya laging umaalalay sa akin. Alam mo, Charo, may pinagmanahan tong si Malu eh. Kasi ang tito niya, ganoon din siya sa akin. Hinding-hindi niya ako iniiwan. Kahit magkalayo kaming dalawa at kahit hindi kami madalas magkausap, pag nagkita na kami ng personal, parang dati, walang pagbabago, handang tumulong sa akin lagi. Ah, teka, nagri-ring ng cellphone ko. Baka ang tito mo na ito. Oo nga, siya na nga. Hello? Oo, sige. Pupunta na ako dyan. Hintayin mo na lang ako. Bye. Charo, Malu, mas maganda nga kung umpisan nyo ng remisi ng kwarto ng anak ko para hindi na kayo gabihin mamaya. Opo, tito. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, kumusta yung nirekomenda ko sa'yo? Masipag ba? Oo. Naroon ka rin ang pamangkin mong si Malu eh. Ano? Nasa bahay mo si Malu? Anong ginagawa niya doon? Alam mo, tulad natin, mag-best friend pala yung dalawa. Hindi mo mapaghiwalay.
Nagdala pa ng pagkain ng pamangkin mo ron para masiguro niyang dalaw silang kakain ni Charo. Kaya pala, tawag sa akin ng kapatid ko. Kung nasa bahay ko na ron ba, anak, nasa bahay mo pala. Oo. Mabait din naman kasi si Charo eh. Bukang bibingga niya sa akin ni si Malo. Eh, ang totoo niyan, si Malo ang nirekomenda ko na maglinis sa bahay mo para naman may pera siya. Pero, ibigay ang trabaho ngayon kay Charo. Dahil mas kailangan daw ni Charo ng trabaho. Bakit pare? Wala na bang tatay si Charo? Ayon kay Malo. Dali lamang daw niya ang meron sa kanya. At ang kanyang ate. Ganun ba? Binilin ko nga silang linisan ang magiging kwarto ng anak ko eh. Talagang naniniguro ka lang maiuwi mo lang anak mo, ha? Siyempre naman. Sa tinagal-tagal ba naman ng panahong nagkahiwalay kami ng anak ko eh. Hindi ba ako babawi? Sabagay. Tama ka dyan, pare. Tama ka. Dito na tayo. Iyan ang bahay ng mag-inama. Malapit nang bumagsak ang bahay na yan. May tao kaya dyan? Yan nga kaya sila nakatira? Dahil siguro sa hirap ng buhay, kaya hindi mapagawa-gawa ang bahay. Kung dyan nga sila nakatira, miserable kung ganun ang buhay ng anak ko. Dito ba talaga ang bahay ng mag-ina ko? Hindi ka kaya nagkakamali lang? Oo, mapagkakatiwalaan ng kaibigan ko. At hindi pa yun pumalya ng trabaho. Kung pagganap lang ng tao ang pag-uusapan. Teka, tatawag ako. Tao po! Tao po! Ano yun naman? Sinong hinahanap mo? Yung may-ari ng bahay na ito. Ay nako, matagal nang walang tao dyan. May isang taon na siguro. Ho? Ay nako, iniwanan na nilang lugar na ito. Dahil bahain dito. At yung may-ari ng nagpaparinta sa bahay na ito ayaw nang ipagawa ang bahay. Kaya nagdesisyon ang mga nakatira dyan na lumipat na lang. Magmula nang tayo'y dinanakita. Ang bait talaga ng Tito Adorno. Oo nga eh. Alam mo, minsan na malingki siya, binahaginan kaya ako ng pinamili niyang pagkain. Oh, bakit? Namamalingki na ba ngayon si Tito Ador? Oo naman. Alangan namang hindi mamamalingki eh, anong kakainin niya? Ayon kasi sa tito ko, sa labas daw kumakain si Tito Ador. Nakadalawang pamalingki na nga siya eh. Kaya sa bawat pamamalingki niya, ay mayroon siyang pinabibili para sa akin. Tulad ng bigas at iba pang nakakatugon sa pang-araw-araw naming kailangan. Talaga? Oo. At sa bawat pamamalingki niya, ay may dala siyang chicken joy o kaya beef burger. Naku, sabihin mo sa kanya, friend. Dalawa na tayo dito sa bahay niya. Oo ba? Para masaya. Halika na nga. Linisin na natin ang magiging kwarto ng anak ni Tito Ador. Sige. Ang cellphone mo. Nagri-ring. Sagutin mo na. Sino kaya to? Si Tito Ador pala. Tito Ador, hello po. Iha, naririn pa rin ba si Malo? Opo. Sabihin mo sa kanya, total, sinabi ko na rin sa Tito niya na samahan ka muna dyan hanggang dumating ako. Bakit po?
May importante lang kasi akong lalakarin. Eh, at baka gagabihin ako ng uwi. At tuloy, maibigay ko na sa iyo ang sahod mo sa isang linggo para may magastos ka. Pa rin si Charo? Pasado alas 5 na. Oo nga, anak eh. Nag-aalala na rin ako. Baka na paano na yung kapatid mo. Yan na nga ho ang sinasabi ko sa inyo noon pa, inay. Pinayagan nyo kasing magtrabaho. Ano ngayon? Di natuto na siyang magbulakbol? Hindi naman lakwatsera yung kapatid mo, Maita. Dati, hindi lakwatsera. Pero ngayon, natuto na. Kayo naman kasi, lahat ng gusto, ibinibigay ninyo. Kinakampihan nyo kung kinokontra ko. Ano ngayon? Di kung saan-saan na gumagala. Pati trabaho niya dito sa bahay. Ay napapabayaan niya. Nasasayang ang pera ko sa kanya. Yan ngang bunga nga mo. Itikom mo naman. Kaya nga naisipan niyang magtrabaho. Dahil dyan sa panunumbat mo palagi sa kanya. Kaya kung may masamang mangyari sa kapatid mo, ikaw ang sisisihin ko. Inay! O hindi ba? Lagi mong isinusumbat ang nagagastos mo sa kanya. Ngayong naisipan niyang magtrabaho, sisisihin mo pa rin siya? Ano ba talaga ang gusto mo, Maita? Wala nang tamang ginagawa yung kapatid mo. Nagkatrabaho ka lang. Nagbago na ang pakikitungo mo sa kapatid mo. Paano ba to? Takip silim na pero wala pa rin si Tito Ador. Uwi na kaya tayo. Ano bang sabi sa'yo kanina? Ang sabi, gagabihin daw siya dahil maimportante daw siyang lalakarin. O di hintayin mo na. Eh pero gabi na eh. Anong gabi na? Mag-aalas 6 pa lang ng hapon eh. Babaeng ito talaga eh. Palibhasa, school at bahay lang ang pinupuntahan mo. Eh dumilim lang ng konti, nag-aalala ka na. Huwag kang mag-alala, friend. Makaka-uwi ka rin. Di lang naman kasi si Inay inaalala ko eh. Kundi ang galit na isasalubong sa akin ng ate. Ikaw kasi, masyado kang nag-aalala dun sa ate mo. Ang importante, yung nanay mo ay hindi nagagalit sa'yo. Ang mabuti pa, pasadahan natin ulit ang kwarto ng anak ni Tito Ador. Halika na. Sige na nga. Para kahit paano eh, mawalang pag-aalala sa isipan ko. Oh, tara na! Dika na! Natin naabutan ng magina mo. Anong plano mo ngayon? Hindi ako titigil sa paghanap. Hanggat hindi ko sila mahanap pa eh. Ngayon nga lamang ako makakabawi. Sa bagay eh. Maabang panahon ding nawalay ka sa kanila. Malamang eh. Dalagang-dalaga siya ngayon. Oo pare. Kung hindi ako nagkakamali. Siguro mga 20 anyos na siya. Dahil isang taon lamang ang anak ko ng lisarin kang Pilipinas. Pasensya ka na. At hindi masyadong nag-resource ang pinahahanap ko. Okay lang. Sa makina mo. Ang importante ay walang masamang nangyari sa anak ko. Ang anak mo lamang ang bukang bibig mo, pare. Wala na bang halaga yung ina niya sa'yo? Ay, sa tagal kasi ng panahon na wala akong balita sa kanilang dalawa. Naisip ko na malamang may iba na ring mahal ang ina ng aking anak. Alam mo, nasasabi mo lamang yan dahil hindi mo pa siya nakikita.
Eh, paano kung muli kayo magkita at muling may maramdaman ang bawat isa sa inyo? Makikipagbalikan ka pa ba sa kanya? Ha? Pare? Sino ang babaeng pinag-uusapan ni Naador at ang kaibigan nito? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Nating di malilimutan kaisaran ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.